Lubog na nga sa baha, lubog pa sa utang. Ang ilang magsasaka sa Occidental Mindoro dahil sa mga nasirang pananim ng nagdaang bagyong Christine at hindi pa man nakakabangon. Bagong kalbaryo ang epekto ng bagyong Leon. Mula sa bayan ng Mamburao, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, milyon-milyon nga ang pinsala sa agrikultura dito sa Occidental Mindoro dahil sa bagyong Christine. Pero dahil hanggang ngayon ay maulan pa rin, mukhang yung ilang magsasaka natin ay wala na talagang aanihin. Zero visibility sa National Highway sa Occidental Mindoro kaninang tanghali sa lakas ng ulang dala ng bagyong Leon. Bagamat nasa hilagang Luzon na ang bagyo, hagip pa rin ang probinsya ng kaulapang dala nito na nagpapaulan sa kanila ngayon. Kaya naman ang mga magsasakang ito sa bayan ng Santa Cruz naghahabol na anihin ang kanilang pananim. Pinatalian para tumayo, para hindi magsibol, para mapakinabangan pa po yung bunga. Noong kalagitnaan pa raw ng Oktubre dapat nila ito nagawa kung hindi lang tumama ang bagyong Christine. Pag mahaba na yan, hindi na pwede. Ito po pwede pa to yung ganito. Tatlong ektarya, kalahating ektarya. Kalahati nung tatlo! Isa't kalahating ektarya din po ang nasira. Isa't kalahating ektarya rin. Oo, ayan. Itong nangyari dito sa palayan nila, kalahati daw nung tatlong ektarya yung nasira dahil dun sa bagyong Christine. So, usually mga 100 kaban yun para dun sa isang ektarya. Pero ngayon, sila medyo swerte pa yung kalahati kasi yung iba parang 20 hanggang 30 kaban na lang daw yung maha-harvest nila mula dun sa isang buong ektarya. Pero ang kinalulungkot nga ng mga magsasaka na nakausap natin kanina rin ay taon-taon na lang daw naapektuhan ng mga bagyo yung pananim nila. Sa kabilang palayan, buong araw rin ang paggagapas ng mga magsasaka. Taon-taon ho ito? Sigurti naman yung hindi nadapa, maraming money, kami nadapa lahat, wala na. Masipag ka, wala na, tatama rin na. Subukan ulit umutang pag ka na, maani lahat. Pero kung sila may munting pag-asa ng aanihin, ang iba gaya ni Adeliza, naghihintay pa rin. Hindi na po tumigil yung ulan. Tumigil man po ng isang araw ay lubog pa rin po sa tubig. Pumunta kanina yung asawa ko doon, may itim na po yung ilalim eh. Tapos may part na po na maasim na yung palay. Ang kapatid ni Adeliza, nakapag-ani na pero problema naman ang pagpapatuyo sa mga ito dahil panay ang ulan. Kaya heto, tinakpan muna ng trapal sa kalsada gaya ng ibang magsasaka. Ngayon lang daw ito naranasan nila Adeliza sa 25 taon na pagsasaka. Ang 100,000 pisong puhunan mukhang pinadapa na rin daw ng nagdaang bagyo. Inaasahan po namin na panggastos namin sa aming anak. Sabi ko nga po, hindi pa kami nakakaani. Mangungutang na naman uli para pang-umpisa kung mayroon pa pong magpapautang. Marami pa rin kaming kababayang magsasaka ang talagang lubhang naapektuhan ito sapagkat hindi man kami binaha ng todo, pero maraming palay nila ang nabasa, ang dumapa, ang tumumba. So marami rin nag-ani na hindi naman makatuyo. So kaya napakalaki ang kabuuan na pinsala na sa ngayon ay naitala namin sa agrikultura ay umaabot na ng 165 million mahigit. Mel, sa ngayon tumila na yung ulan dito sa bahagi ng Mamburao, pero naka-standby pa rin yung lokal na pamahalaan sakaling sumama pa ang lagay ng panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.